patunay na naipapasa at namamana sa pamilya ang ganda, karisma at talento ng isang tao, tila isa siya sa mga pangalang maiisip ng marami ngayon, ang newest addition sa kilalang showbiz clan ng mga Barreto. Hi, I'm Julia Barreto. I'm 16 years old. Marahil proud titas ngayon sa kanilang pamangkin na si Julia, sina Gretchen at Claudine. Ngunit bukod sa kanila, isa pang mahalagang tao sa buhay ni Julia ang tahimik na sumusubaybay sa kanyang bagong journey. Her number one fan, ang kanyang mommy Marjorie. For the first time, isang kwentong certified mapuso. Kilalanin natin si Julia sa mata ng kanyang ina dito sa SIR Confessions. So, kamusta ba si Julia bilang isang bata? Iyakin ba siya? No, ay, hindi siya iyakin. No. Ay, hindi ko siya matatandaang iyakin. Meron akong ilalabas dito at kwentuhan mo muna kami. Julia, ikaw, it's your turn. No. Look at this! Oh my God. Ang iyong baby blankie! I had that since I was born. So 16 years atong blankie. 16 years. Huwag ka masyadong didikit, hindi rin yung nilalabhan. Nilalabhan yan, pero secretly. Kasi hindi ako papayag. Oh, I can't sleep without that. Secretly, papalaban namin yan. Oh, nalalaman ko. Laundry, iba, yung, diba? Iba yung feel and right. Touch niya. Right. Hindi siya iyakin. Yes. Tapos habang lumalaki si Julia, lumabas ang pagiging naughty niya. Na yung reason daw kung bakit si Daniela, your ate, yes, nawala ng dalawang ngipin. I was okay. Young. I wasn't aware of what I was doing. Okay. Pinush ko lang yung mouth niya. Biglang nalaglag naman yung teeth. Ano naman yung kwento na may face the wall? Ganun ako pinapagalitan. Okay. Nung bata ako. Yeah. Ngayon pa rin. No, actually, wala nga ako natututunan kasi walang logic. Ano ba nakukuha ko sa wall? Sa iniisip mo, hindi pa nila mag-grasp right, masyado right. Kung anong, anong gusto mong sabihin or anong gusto mong i-impart na lesson sa kanila. Pero na-realize ko na kahit 5-4 years old, pag nag-explain ka na yan, naiintindihan na nila eh. True. Oo, tama. So wala nang face the wall. Dahil sa gabay ng ina, unti-unting natututunan ni Julia ang maging responsable, lalo na bilang older sister. I'm the type of ate na I will give time sa kanila, I would spend time with them. I'm fun, pero sometimes may pagka-strict rin ako. Hanggang sa mag-asawa sila, talaga ang rule ko sa bahay, isang kwarto lang silang lahat. Yung kasi iniisip ko, pagkahiniwa-hiwalay ko sila at magkatampuhan, hindi na yan magbabati-bati kaagad eh. They have no choice but magkwentuhan. Kasi alam mo kami ni Gretchen, the reason why, kahit ang dami namin magkakapatid, kami talaga yung dikit na dikit. Kasi kami ang roommates eh. Oh, so, okay. So, talagang yung kwentuhan hanggang madaling araw, yung away na kailangan magbati. At saka, alam mo, comfort zone. Single parent nga ako, di ba? When I'm lonely, all I have to do is go up to their room. They're all there. Right, saya right. Na. Ang saya. Okay. Isang bagay pa raw na naituro ni Marjorie kay Julia, ang pagiging open at honest ng kanilang relasyon bilang mag-ina. When you were 12, meron ka dong naririnig na mga voices. Yeah. Tapos, may one time na habang naririnig mo yon, sobrang tumakbo ka daw sa kwarto ng mommy mo. Well, I was having those voices sa head ko. I was so scared na talaga. She was also going through something. Okay. So we were both down. Parang when I was telling her my problem, she just got my hand and she brought me to her room. Then she made me sit on her lap. Tapos hinog niya lang ako, then we were both crying lang. Nasabi mo rin na she's like a superwoman. Kasi hindi talaga biro maging single mom. Oh, no. It's amazing kasi she sacrificed so many. I know, Anna, appreciate ko yung mga anak ko kasi they always say thank you. Kunyari, medyo nahihirapan ako. Marunong rin sila paano ako aliwin. Ito na, ang diary mo when you're 7. Yes. From ngayon, meron kang babasahin sa mommy mo. Nasimulat ko pa dito yung mood ko. Ah, talaga? Mood. Happiest person. Aww. Dear diary, you know how much I love my mommy. All caps. Of course, I understand her when she gets mad or everything. I'm just happy that she's my mom. She's kind, pretty tall, and all positive. I love her. Meron isang portion dito, hindi ko na maalala, hindi ko sinabi, nakita ko. Mm-hmm. Parang campaign time yata, tumatakbo ko last time. Mm-hmm. Tapos sabi niya, our saddest day, mom is never home, parang ganun. And then yung parang nung election day na, parang the happiest day of our life, mom will be with us already or no more campaigning. Yeah. Yun ang naging deciding ano ko na hindi na ako babalik ng politika. Oh. I felt na ganun na pala ka-unhappy mga anak ko. It's time to just really be a mom. Hanggang sa edad na 9 years old, dumating ang tamang oras para kay Julia.
Nagkaroon ito ng mga TV projects gaya ng sering Palos, Walang Kapalit at Cocaine. Ngunit taong 2008, sa kagustuhan ng ina, pansamantalang huminto si Julia sa pag-arte. At ngayong taon, sa pagkaka-launch ni Julia bilang isa sa mga freshest faces ng Star Magic, tila magpapatuloy na ang katuparan ng kanyang pangarap. Matagal niya na talagang gustong bumalik. But nung one time she really was stopping, I was saying, no, hindi muna. 100% bigla na lang tumulo yung mga luha niya. And I said, Mom, I'm turning 16. It might be too late. So parang na-realize ko, oh my gosh, malaki na nga pala siya. Kaya parang wala na rin akong karapatan, Mina, na i-stop yun. That's really her dream. Thank you for all the sacrifices. Thank you for everything. And I am who I am now because of my mom. Mm. And sana kahit sikat ka na, Julia, you'll still sit on my lap. Of course. I love you because you're every mother's dream. Aww. Inside Report!